guys, magandang umaga, gabi o hapon sa inyong lahat. Kamakailan po ay nabalita sa buong mundo ang biglang pagkamatay ni Iranian military general na si Qasem Soleimani. Siya po ay pinatay sa pamamagitan ng airstrike gamit po ang MQ-9 Repear drone ng US, kung saan pinasabugan nito ang convoy ni General Soleimani na humantong sa pagkanyang garang pagkamatay at ang iba pa niyang mga kasama. Kung sino man po si General Qasem Soleimani, kung ano man po ang istorya sa likod ng mga pangyayaring ito, ay hindi po natin maidedetalye sa ngayon. Pero ang natitiyak ko po sa inyo, tiyak magkakaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito at maaaring madamay pa ang ibang mga bansa na humantong sa madugong gera, yung tinatawag natin na World War III. Sana po ay huwag naman mangyari. Ito po, panoorin po natin ang actual footage ng pagbubomba sa convoy General Qasem Soleimani ng Iran. Mga guys, pagkatapos ng pangyayaring yun ay nagluluksa ngayon ang buong Iran sa pagkamatay ng kanilang tinuturing na bayani na si General Qasem Soleimani, at nagkaroon sila ng matinding galit laban sa Amerika at sumumpang sila gaganti. Kung ano man po ang kahihinatnan mga pangyayaring ngayon sa inaharap, hindi po natin alam. Maaring ito na yung katuparan ng pangatlong digmaang pandaigdig na maaring tumapos ng sangkatauhan, o kaya katuparan ito ng hula na nasa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo, na mababasa natin sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 hanggang 8, na sinasabing, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan
sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dapat datapat hindi pa ang bukas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. So yun, inulaan na pala ng ating Panginoong Jesucristo yun na mangyayari ito sa hinaharap. At baka ito na nga, kung matuloy ito, kung digmaan na ito, alam natin na tiyak magkakaroon tayo ng tinatawag na global economic crisis. Maapit na ating mga OWs sa kanilang pagtatrabaho doon, at tiyak tataas na naman ang presyo ng langis sa merkado, sa pandaigdigang merkado. At ang pangunahin nitong maapektuhan siyempre ang bansang Pilipinas, dahil alam naman natin na sa ngayon ay matataas na ang tatasan ng bilihin, ang presyo ng bilihin. Pagkatapos mangyayari pa yung ganun, talagang maghihirap tayo. At katuparan na ngayon sinasabi niya ang kwan ng Panginoon Jesucristo na datapot ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. So yun, talagang kahirapan talaga ang abutin natin ito kung sakaling matuloy. Sana naman huwag mangyari. Panalangin na lang natin sa ating pong may kapal. So yun lang po guys, at maraming salamat po sa matyaga nyong panunood ng video ito, at asahan nyo pa po ang maraming video na aking i-upload sa hinaharap. So thank you very much guys, at bye bye, God bless.